Nung bata po kayo, balikan po natin nung nakaraan, siguro po yung mga batang elementary pa lamang po kayo, yung uso pa yung Dragon Ball Z, uso pa yung Ghost Fighter, yung uso pa yung Flame of Recca, yung Sedi, Princess Sarah, di ba? Voltes 5, ano pa? Di ba? Yung mga Daimos, di ba? Yung hindi mag, Voltes 5, nasabi ko na, no? Yung Power Rangers, lahat tayo gusto maging superhero. Tama? Si Superman, si Darna, minsan ba sinubukan mo mag-hami-hami wave? Di ba? O naman kaya, Reykan! Di ba? Sinubukan mo ba yon? Ma, o gusto mo ikaw si Barbie? Di ba? Na nagsusuklay-suklay o nagluluto-lutuan. Tapos gusto mo, yung kumot ninyo sa bahay, ginagawa mong kapa. Tama? Tapos kumari lumilipad ka, o naman kaya tuwalya ninyo. Ginawa nyo po yon? Ako lang ba yun? Yun? So nakakatawa dahil nung murang isipan pa lamang po ay gusto na po natin maging superhero. Tama? Ikaw ba gusto mo maging superhero? Yan. At isa po magandang balita dahil sa Pilipinas, sinatawag po tayo ng bagong hero ng Pilipinas. Yan, we are the living heroes. Ang point ko po dito, noong bata pa lamang tayo, namulat po tayo to imitate someone that it is powerful than us. Tama po? Gusto mo yung napapanood mo maging ikaw one time. Diba? Kahit nga si Betty LaFea dati, ginagaya pa eh. Yeah? Dahil gustong-gusto mo magkaroon ng imitation. Gustong-gusto natin na one day, I want to be like him. I want to be like yun, her. Kayo yun. Hindi ko masabi. Yan. Kasi, sa buhay po natin, meron pong itinatanim sa puso po natin na I want to be in the next level of our life. At nawawala po kasi yung direction na yun kapag wala po yung gumagabay po sa atin. One time po, gusto ko pong magsimula sa Book of Judges. Sabi po sa Book of Judges, chapter 21, verse 25, nasa PowerPoint po yun. Sabi po doon, in those days, Israel had, sige po, no king. And all the people did whatever seemed right in their own eyes. Noong mga panahon po, ang Israel, after po ng Book of Joshua, yung Joshua po, full of victories. Diba? Conquerors. Full of conquerors. But one time po, yung mga Israelite na distract. Hanggang naubusan sila ng namumuno. At wala nang nangunguna sa kanila. At nakakalungkot po, noong mga panahon na yun, kapag wala palang hari, ang mga tao ginagawa yung mga bagay na akala nila tama. By the way, do we have a foreigners today? Oh, substitution. Oh my God. Welcome, brother. Oh, hi. So, taking charge, brother. Yan. In those days, Israel had no king. There are the times in Israelites yung akala mong tama pero mali ginagawa mo. Kasi walang namumuno. Tama po? Sa buhay po natin, kapag walang hari, marami pong naghahari-harian. Tama? Naalala ko po yung isang kwento nung meron pong pumasok sa siyudad ng Tondo at sinabi, sino ang siga dito? Lumabas, pupulbusin ko. Di ba? Lahat natakot hanggang isang araw bumalik na naman naglalong yumabang tawa pa siya ako na hari dito wala naman siga eh hanggang merong isang mas malaking lalaki na lumapit sa kanya ako siga dito sino pupulbusin mo di ba anong gusto mo Johnson o baby powder di ba pinulbus niya gusto mo masahihin pa kita eh di ba there are times na ganun. Minsan, kung sino yung mas malakas, nawawala yung sarili mong confidence
Dahil yung isang hari nawala sa isang syudad. Sa buhay po ng mga Israelites, that time, doon po naging murderer din si Samson. Yung time ni Deborah, ni Barak. Tapos, we know that Samson is a murderer. At alam din po natin na talamak din po yung adultery doon. At ang naghari-harian doon o ang nagsigasigaan ay ang mga Philistine. Sa buhay po natin, na-realize ko nung binabasa ko to, nung nagde-devotion po ako, na maraming mga tao na ayaw magtiwala sa isang hari. Ayaw magkaroon ng hari. Kasi nung time na yan, nung unang hari ng Israel na inanoint na si Haring Saul, nahirapan nung umpisa. Bakit? Ang tindi ng transition, ang tindi ng adjustment. Ngayon, na-realize ko po dito, when there is no king, and when there is a king, minsan pumapalag po tayo sa sarili po natin. Bakit? Ayaw natin na merong nangunguna sa buhay natin. Bakit? We think that we are superheroes on our own self. Pero kapatid, I tell you, if there is someone who ruled over you, unti-unting maayos ang buhay po natin. Kaya po, mahalaga po sa buhay po natin ang pagsunod. Diba? Kasi kapag wala po yung pagsunod, nasisira ang isang relasyon. Halimbawa, sa buhay ng mag-asawa, diba? Sabi, wife, submit to your husband. And husband, submit to your wife. O, wala nakarelate, no? Diba? Ibig sabihin dun, parang magulo yun. Hindi yun yung context ng Bible. Kundi, wife, submit to your husband. And husband, love your wife. Tama? Ibig po sabihin nun, kapag ang lahat nagmamataasan, nasisira ang isang kingdom. Kapag wala pong hari, sa isang palasyo, sira po ang isang kaharian. Tama po? Sa isang gobyerno, sa isang pamahalaan, kapag walang presidente, marami po nag-aaklas. Dami po nagpo-protesta. Kaya nga po nagkaroon ng uso ngayon na gera sa Marawi. Bakit? Because of rebellion. They want to rule on their land. Tama po? Gusto po nila na sila yung maging hari sa isang lugar. At ganun din po sa isang iglesia. Kaya po meron pong pastor, kaya po meron mga primary leaders para po sa atin, turuan po tayo kung paano pong sumunod. Amen. Today, we talk about followership. Sabihin mo sa katabi mo, followership. Yan. Kung paano po tayo susunod. Dahil kapag wala pong sumusunod, it's either ang tao nagwawala, o tuluyan ng nawala. Nawala rin ang kanyang tiwala. In short, wala. Tama? Kaya sa buhay po natin, mahalaga po na tayo po ay patuloy na matuto kung paano nga ba sumunod sa isang namumuno. That is why po nagkaroon po ng sistema ang isang church. We called it intentional discipleship. Because this discipleship is restoring the glory of man as God originally designed in the image of God. Ibinabalik po tayo to the original design. Bakit? Kasi, aminin natin sa hindi, nakaka-bad trip kapag ang isang bagay out of order. Tama? Nasubukan mo na bang mag-CR sa isang public comfort room, tapos pag alam mong lalabas na, tapos pagtingin mo doon, out of order. Tama? O naman kaya pumunta ka sa isang fast food, nagre-crave ka sa isang masarap na nuggets, di ba? Or lasagna, kaya lang, out of order. Minsan nakaka-bad trip kapag ang tao, out of order. Ang tao, ginagawa nila, ang tingin nila ay tama sa kanilang paningin kapag wala po nangunguna sa kanila.
at dumarating sa punto na ikaw ay out of order. Hindi magamit, nawala ng pag-asa, at minsan marami pang nadadamay kasi out of order tayo. So we need someone to rule over our life. Amen. At doon po tayo tinuruan kung bakit po tayo ngayon merong primary leaders, merong pong pastor sa isang iglesia. Most of the company conduct a conference and seminars about leadership. Nakati na po kayo doon? Leadership skills. Di ba? Seminars. Bakit? To enhance your skills in managing people. Pero naka-attend na po ba kayo sa isang followership seminar? Di ba? Parang kakaiba yun. Because a great leader comes from a great follower. Lahat po tinuturo po kung paano maging leader. Pero nababawasan po kung paano nga ba sumunod sa isang leader. Because one time, darating ang panahon, I tell you, lagi nga po namin sinasabi na ang church po na ito ay may pangarap para sa inyo. One day, we are so excited to see you leading people. To helping people, to helping someone back to the original design of God. At hindi ka makakapag-disciple kung ikaw mismo ay basag. Kung ikaw mismo ay out of order. Nagigets po ba natin? Kaya po ngayon pong umaga pong ito, let us see kung gaano nga ba ka-importante ang meron pong namumuno sa buhay po natin. Are you excited? Tanungin mo katabi mo, excited ka na ba? Oh, sabihin mo sa kabila, tulog ka na nga eh. Intro pa lang ako, tulog ka na. Yan, ang title po na ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito ay dun. Yan, the keys for a victorious tribe. Yan. The keys for a victorious tribe. Bakit po ba key for a victorious tribe? Ano nga po ba ang key? Yan. Key means, ano, susi. It means a gaining or preventing entrance, possession, or control. It is an instrument or deciding factor. Ito yung gusto ko. Something that gives an explanation or identification or provides a solution. Malay mo, yung pinadala pala sa iyo ng tao para mamuno sa buhay mo, para manguna sa buhay mo, ay susi pala para mabuksan ang solusyon sa lahat ng problema mo. Kadalasan po kasi, ang binibigay ng Diyos na sagot sa problema ay hindi solusyon, kundi tao. Bakit? Kasi ang Diyos sadyang mahiwaga. Tinuturuan ka muna niyang maunawaan ng isang bagay kung bakit siya pinadala sa buhay mo. Hindi para utangan. Yeah? Minsan, ito, best friend ko to, si Mayor. Yeah? After a month, inutangan mo na. No. Kundi, God given you, God bless you, someone, para po malaman niya na hindi ka nag-iisa sa buhay mo. And another one is tribe. Ano nga po ba yung tribe? Association or a social group comprising numerous family, clans, generation, together with slave or adopted strangers. So tayo po, isang tribu po tayo. We are the LRC tribe. Yan. We are the LRC church. Meaning, we are from one family, one communication, and one clan, one generation. Then victorious, the overcoming of an enemy. There is a winning tribe inside of this church. Dapat tayo mismo palaban. Tama po? We are here to help someone. Sino po yung mga first timer po ngayong upong umaga na to? Can I see those hands? Yan. So, sige po, palakpakan po natin sila. Welcome po natin sila sa family. Yung mainit na pagtanggap. Woo!
sobrang welcome po kayo dito po sa tribu po natin. Yan. Sa family po natin. Because we love one another. And the purpose of our church is to love God and to love people. The reason why kung bakit po kayo kinukulit ng tao na nag-invite po sa inyo, dahil po nais po namin maranasan din ninyo yung naranasan po namin pag-ibig mula po sa ating Panginoon. Tama? At yun po yung nagbibigay sa amin ng lakas para po lumaban. Amen po. So tayo po'y panandalian, yumukot, pumikit, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I pray this word, Panginoon, comes from you. Ikaw po, Ama, ang nagbigay sa amin. So that I pray na ma-deliver ko po ito ng maayos for your glory. Lord, touch every single soul and our hearts. Ikaw po, Ama, ang mismo mag-minister sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming po salamat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, sino po dito ang may cell group? Yan. Sige po, taas po natin ang kamay. Yan. Kapag may cell group ka, meron kang cell leader. Sige po, baba po natin. Sino po yung wala pa? Ang cell group po, ito po is a meeting once a week in a concept of like Bible study and concept po siya ng family matters to talk about Christ sa loob po ng isang grupo. It is a small group. So, I encourage you dito, it is also your family. Part of your family here in our church. I encourage you to involve dun po sa cell group po natin. Ngayon po, sa devotion ko po, excited po ako na i-share po ito sa inyo. Sapagkat ang sarap po talaga kapag ang isang leader at isang cell member ay parang talagang nagtitiwala sa iyo. So ito pong teksto na to ay talagang pinaglaban nila ang katagumpayan ng kanilang tribo dahil po hindi sila sumuko na tulungan, suportahan ang kanilang leader. Gusto niyo po bang malaman kung sino to? Buksan po natin ang ating pong Biblia sa Book of Exodus chapter 8 verse 13. Yan. Meron po ba tayong reader? Patulong na lang po ako. Papabasa na lang po. Yan. Exodus chapter 17 verse 8 to 13. Ayan po. Ayan po si Salen. Sige po. The Amalekites came and attacked the Israelites of Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. The Lord blessed his word. Ito pong time po na to, ang mga Israelites po ay lagi nagpupunta from one place to another. And one time po, napunta po sila sa isang territory, sa isang lugar called Rephidim. Ang Rephidim po, it is a land without water, without food. Kaya po yung mga Israelites laging nagre-reklamo. Napaka-reklamador. Bakit yung po kami tinanggal sa Egypt para lang pahirapan kami dito sa lugar na ito? Ano yung gagawin ko? So yung mga tao is very distracted and disappointed when their leader lagi po nilang tinitignan, bakit walang na-provide yung leader kong ito? At dumating po sa punto na ang Diyos po gumawa po ng himala sa lugar ng Rephidim. Ba? It is like Rephidim, alam nyo yun? Diba? Ano kaya pakiramdam kapag binuksan mo yung ref mo, walang tubig, walang pagkain? Siguro magre-reklamo ka, no? Kaya po Rephidim yun. Hindi. Diba sigurado magre-reklamo ka?
If naman, if kung wala pong magpo-provide ng pagkain po sa inyo. And you are expecting na kapag itong leader na to ay sumunod ako sa kanya, siguradong i-bless ako. Ganun yung pananaw ng ibang Israelites. But one time, sinugod po ang kampo ng Rephidim dahil nandun yung mga Israelites. Ang sumugod po sa kanila ay ang mga Amalekites. And the Lord spoke to Moses. Ano nga ba yung gagawin natin? At dito po, nakita po natin, nung kinausap po siya ni Moses, ayun, kinausap ng Lord si Moses, ganito, pinakita niya po ang gagawin at itrinansfer yung vision or yung instruction ng Lord kay Joshua. Ito pong labanan na to, matanda na po si Joshua. Sabi po dito, choose some of our men and go out. Fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. Ito pong time na to, alam po natin, for 40 years, magkasama na po sila. Siguro bata pa lang si Joshua, kilala niya na merong Moses na nangunguna sa kanila paglakad sa Promised Land. But one day, nung na-train na po si Joshua na po ang kanyang inuutusan. And take note of this. Meron pong part ang leader at meron din pong dapat part ang mga sumusunod. That is what we call followership. Ang followership po natin, o yung ito pong binibigay ko po sa inyo, it is more than for the leadership seminar. Bakit? You will not become a great leader if you do not know how to follow. Kapag ikaw naghahari-harian sa buhay mo at walang hari na namumuno sa'yo, yari ka. Tama? Because I know the reason why we are here in UAE, because we have a lot of plans in our life for the future. Pero higit pa sa trabaho ang nakita o pinakita ng Diyos sa buhay mo ngayon. Dahil siguro kung mag-isa ka ngayon, nasaan ka sa oras na to? Maaaring tulog galing trabaho, tulog galing party, tulog galing lakwacha, dahil lasing. Tama? Pero ngayon, meron nakialam at meron pakialam, merong tao na dumating sa buhay mo para ilapit ka sa Diyos. At itong Moses na to, bakit niya pa kailangan iutos kay Joshua na lumaban sa pakikidigma? Ganito yung strategy natin. Sabi ni Moses, kinabukasan pupunta ako sa top ng isang bundok. Tama? With this top for my nation. And you will fight the Amalekites. Ang lumalaban pala talaga ay hindi lang ang leader. Kundi whatever the instruction of the leader that has given to everyone, lakas loob na sinusunod ng isang disciple, ng isang army. So Joshua fought the Amalekites of Moses. Had order. So sumunod. Tama? A great leader comes from a great follower. So sumunod, lumaban si Joshua. But this is the condition. Si Moses po mahina na. Si Moses po, tungkod po ang kanyang sandata. Hindi siya kamukha nila, Joshua, with spears, swords, tsaka shield. The reason why, kaya yung buong suporta nila, buong lakas nila, nakadepende sa pinapagawa po ng Panginoon. Pero ang tanong, paano kapag yung leader mo nangihina, anong gagawin mo? Dahil hindi po sa lahat ng oras, malalakas po ang tumatayong magulang mo o leader mo dito sa simbahan. There are times, nangihina rin po sila. OFW din po sila. May pamilya din po sila. Pero how do you fight inside the battle para suportahan ang isang leader? Ito po yung ginawa po nila.
habang nakataas po o ginagawa po ni Moses to raise up the banner of the Lord, unti-unti po siyang nangangawit. Nangihina. Gustong maupo. Pero pero laking pasasalamat natin dahil meron pong matapat na sumusunod sa kanya. Hindi sila natuwa, yes, mamamatay na yan. Manghihina na yan. Kundi sinuportahan pa rin nila ang kanilang leader kahit sa gitna ng kanilang kahinaan. Ano pong ginawa? As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Di ba? Parang merong coach na naglalaro sa basketball. Yung first round, panalo sila kasi malakas pa. Second round, third round, nangihina na. Pero nung nakita nila na nangihina na yung coach nila, siguro yung captain ball nila itinulak, naglagay ng patungan para suportahan ang kamay ng kanilang pinuno. Hindi lang isa, dalawa magkabila. They took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up one side and one on the other, so that his hand remained steady till sunset. Naunawaan po natin, mga kapatid, yung mensahe po natin ngayong gabi, ngayong umagang ito. We are so blessed that dahil binigay po na ninyo ang tiwala po ninyo sa inyong cell leader. But in the midst of trials, sa gitna po ng pagsubok, kung saan ang namumuno po sa inyo ay nasa matinding problema, paano po kaya natin sila sinusuportahan, pinoprotektahan? The key for the victorious tribe is your heart and your soul to follow and give your trust fully aside from the Lord, but it to your leader. Ngayong umaga pong ito, yung mga leader po natin, I want to recognize yung mga primary leaders po natin, si Pastor. Dahil po bukod po sa pagtrabaho, bukod po sa pamilya, bukod po sa personal na buhay po nila, ang lagi niyang iniisip, ikaw. Ang lagi niya pong iniisip tayo. Kaya lang, ang tingin natin sa kanila minsan, kontrabida. Ayun na naman si Devotion. Diba? Ayun na naman. Diba? Ayun na naman si Aten. O, ayun na naman. Papalo, kukulitin na naman. Cell group na naman. Alam niyo ba, lalo lumalakas ang isang leader kapag nakikita po namin yung suporta ninyo sa tribo po natin. Ngayon, ang tanong po, meron po akong apat na bagay na gusto ko pong i-share sa inyo. I believe this is the key for a victorious tribe. Number one po, love your leader. Sino po nagmamahal sa kanyang leader? Sabihin mo nga, I love you. Yan. Sabihin mo yung pangalan ng leader mo, I love you. I love you, Pastor Bobby. Mua mua chup chup. Yan, di ba? Mahalin po natin sa leader po natin. Bakit? Kasi po, aside po sa atin, aside po sa personal po nilang buhay, ang iniisip po nila, tayo. Ang iniisip po niya ay ikaw. Kaya lang po sa buhay po natin, masyado po tayong matigas. Sino ba tong kontrabida sa buhay ko? Diba? Bakit ayaw po natin sumunod sa kanila? Kailangan po natin i-develop yung tinatawag po na lifelong relationship. And lifelong relationship. It is not about because of cell group kung bakit po kayo may communication. Hindi dahil merong kang group chat. Teka lang.
hindi dahil merong ang group chat or kahit na anong bagay na nakakonek sa kanya. It is, hindi ito dahil trabaho lang, kundi it is about the purpose of our tribe. To love God and to love people. Ulitin po namin, mahal po namin kayo. Mahal na mahal po namin kayo. Kahit minsan, imbis na suportahan nyo po yung kamay namin, naglalambitin pa po kayo sa dalawang kamay po namin. Diba? Ang bigat. Yeah? We love you. Lifelong relationship, habang nandito ka, hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo magkakasama. Pero an iron sharpens an iron, says the Bible. If we have lifelong relationship, let us teach our heart to obey the man of God appointed to you. Diba? They are trained. They open their heart beyond sa kanilang mga pangarap. Binuksan po nila ang kanilang puso. Hindi lang ako magtatrabaho para makaipon sa pamilya ko dito sa UAE. Kundi gawin yung pinapagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya lang, ang mahirap, masyado tayong familiarity sa kanila. Eh, kuya ko naman yan, close ko yan. Diba? Minsan, kaya ka magse-cell group para ipasa CV mo. Uy, apply mo naman ako. Diba? Ginagawa mo yung connection ng ibang tao to ask, ano nga ba may itutulong niya sa akin? Ano ba may itutulong niya sa akin? Ano ba may itutulong niya sa akin? Pero kapag walang pakinabang sa'yo, eh, kuya, busy ako eh. Eh, at sis, ganito kasi. But if we have lifelong relationship, hindi ka magkakasawaan, hindi kayo magkakasawaan saan mang kayo magpunta. Diba? Hindi yung, eh, la, nag-Friday service na, may cell group pa, may ano ba, anong oras pong matatapos to? Diba? Talagang gustong-gusto mo nang umuwi. Kulang na lang yung ano mo, puwetan mo, umapoy para tumayo ka sa inaupuan mo. Bakit? Kasi ayaw na ayaw mo sa kanyang pagmumuka. Kala mo nasusunog ka sa kanyang mga sinasabi. Pero hindi ka niyan pinapatamaan. Praise God. Nasasapul ka lang. Bakit? Diba? Bakit? Hindi naman para sa'yo yan eh. Kaya lang, pag nasapul ka, eh, iyo talaga yan. Tama? Then pangalawa, embraces godly vision. Ang sarap pong samahan kapag yung sinusundan mo may pangarap para sa'yo. Diba? Hindi yung, para tol, sama nga, inuman tayo! Party-party yeah? Tayo! Diba? Kumbaga, gumawa ka pa ng ano eh, ng clan, geb tayo! Yeah? Kumbaga, kung sa isang grupo, samahan, gusto nyo magkita-kita, wala namang kwenta yung pinag-usapan ninyo. But within the cell group, they prepare words, sometimes they prepared food for you. Tama, sino dito yung nabubusog sa cell group? Yan. Sino dito ang lumulusog sa cell group? Yan. Tumawa kayo pag lumulusog. Alam nyo, mas masarap kung ikaw ay lumusog kaysa bumusog. Bakit? Kasi pag busog ka lang, ipupupo mo lang yan eh. Yeah. Pero pag ikaw lumusog, nakikita yung sigla, nakikita yung excitement mo because your cell group so healthy spiritually. Yung hindi ka lang pupunuin sa pagkain, kundi pupunuin ka rin sa salita ng Panginoon. So I encourage po sa mga first-timer, come and join us in cell group. Sa akin po, meron pa pong slot. Hindi, sa akin po, pwede pa po. Or sa ibang mga primary leader. Bakit po? We are here not just only to collect or to select, to form disciple, but it is the mandate of God on us. He has given a vision sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po sa Bible, balikan ko lang po yung lifelong relationship. A new command I give you, love one another. As I love you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. It is important inside the cell na nandun
yung pagmamahal sa buhay natin. And love can spell like as time. T-I-M-E. Kapag ikaw nagbibigay ng oras doon, nandun yung focus mo sa kanya. Hindi yun nandun ngayon yung presensya mo, wala naman yung kaluluwa mo. Mahirap yun. Then yung pangalawa po, embrace his godly vision. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ. Yung iba, ang alam natin, kapag may cell leader ka, pressure yan. Tama. Atin ka ng ganito, nakaka-pressure naman yan. Mag-devotion ka, nakaka-pressure naman yan. And last Sunday, I am so excited na ma-share sa inyo yung revelation sa akin ng Lord about pressure yan. Bakit? Kaya kita pre-pressure. Kasi pre-sure yan. Nalalago ka. Tama. Pre-sure yan. Nalalalim ka sa Panginoon. Pre-sure yan. Sure yan, pare. Pati mare. Di ba? Mare. Di ba? Bro, sure yan. Di ba? Pressure brings you towards, upward. Di ba? Kaya nga, I press toward the goal. Maganda na pupush ka. Maganda na prepress ka. Dahil kapag wala kang pressure sa katawan mo, wala kang blood pressure sa katawan mo, ikaw ay patay. Tama. Kapag walang pressure sa tubig ng shower mo, hindi ka makakaliko. Ang bantot mo. Tama. Kapag walang pressure yung gulong na sinasakyan mo, hindi aandar yung sasakyan mo. Kaya nga, I press toward the goal. It is important to embrace the godly vision kasi pressure yan. Time. Guess mo? Di ba? Ibig sabihin, nilalagay lang po namin kayo sa sure. Sa sigurado. Because ang Diyos po ay laging sure sa buhay po natin. Hindi po aksidente kung bakit mo nakilala ang nakikialam sa buhay mo. Ang cell leader mo. Ang primary leader ng church at ang pastor po natin. Because it is the mandate or ito po yung binigay ng Diyos sa buhay po natin para po ayusin yung buhay natin. Kasi winning soul is helping someone to start up a new life. Yung buhay mong sira, yung buhay na akala mong tama, ay lalong itinatama ng Lord. Kasi kapag di ka sumunod sa leader mo, tiyak, tatamaan ka niyan. Diba? Bakit? Binibigyan niya yung tama para sa'yo. Then pangalawa po, ay pangatlo po, loyalty matters. Yan. Or remain faithful. Many claim to have an unfailing love, but a faithful love who can find. Samahan po natin ang mga cell leader po natin na may pagmamahal. Even po si Jesus, nireject ng anyang mga disciple. Noong times po na siya ay nasa kapighatian o siya ay nasa oras ng pangangailangan. Diba lagi niya sinasabi, do you love me? Peter, do you love me? Feed my flocks. Do you love me? Feed my flocks. Pangatlong beses niya sinabi, do you love me? Now, do you love your leader? Loyalty matters, gaano po tayo katapat sa kanyang buhay? Mahal mo ba ang sa leader mo dahil kailangan mo? O kailangan mo lang siya kaya mahal mo? Diba? Natanong mo na ba sa sarili mo yan? How do you love your cell leader? Dahil ba kailangan lang natin siya? O dahil nandun yung pagmamahal talaga natin sa kanya? Sabihin nga po natin minsan pa, I love my leaders. Yan. Kawayan mo naman sa leader mo. Woo! Bro, nandito ako. Yan. Diba? I love my cell leader. Diba? I love my leaders. Bakit ko po inaano to sa atin? Na kampanya eh, no? Yan. Kailangan po maging tapat po tayo kung gaano po tayo katapat sa Panginoon. Ganun din po tayo maging tapat sa pinapagawa niya sa atin. Then, pangalawa po, value the trust of your leader.
hindi po natin mabavalue o hindi natin mapapahalagahan yung pinapagawa ng leader po natin kung tayo po ay merong compromise sa puso po natin. Kung meron po tayong mga alanganin o walang pagtitiwala sa kanila. Kaya po yung mga Israelites nung nasa Rephidim po sila, laging reklamador. Laging mga naghahangad. At ayaw nang sumunod kay Moses at gusto nang bumalik sa Egypt. If you want to value the trust of your leader, first, we need to erase the childish ways in our life. Dapat hindi na po tayo pabebe. Alam mo yung pabebe? Yeah, isang pabebe wave dyan. Di ba? Yung pabebe ka, grabe. Sabi po sa Bible, pakibasa po. In 1 Corinthians chapter 13, verse 11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Ito po yung verse ng pabebe. Tama? Nung bata pa ako, nagsasalita ako ng pabebe. Tama? Nag-iisip ako ng pabebe. At nagdadahilan ako ng pabebe. Pero ngayon, unti-unti tayong nagmamature, tinatalikuran na natin ang pabebe. Tama? Bakit? We are here to mature. Yan, sabi mo, mature-mature din. Yan. Kapag ikaw di mature, lalaking kang bonsai, bansot. Ha? Bakit? Lagi yan, kadahilanan ang nasa isip natin. Dapat wala nang pabebe sa loob ng church. Diba? Yung pinipilit pang umaten ng Friday. Diba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Dapat, pag may vision ka, may vision na to. Diba? Yung cell group natin. Di ako pwede dyan. Busy ako, may trabaho ako. Then we are ready to extend our heart. O sige, PID na lang tayo. Hindi pa rin eh. Libre kita. O sige. Diba? Sometimes ganun po eh. Kailangan po natin talikdan or talikuran yung mga childish ways sa buhay po natin. Bakit? Pre, ang tanda mo na. Kaya ka nga pinayagan ng magulang mo mag-OFW eh. Yeah. Bakit? Kasi alam niya kung paano ana mag-decide. Alam niya kung paano ana humandle ng isang sitwasyon. Ngayon, ibinibigay po kami, sana gawin niyo po kaming regalo sa buhay po natin. Hindi yung talagang kadahilanan, lahat lang ng excuse, malusutan lang. Kung wala po tayong excuse, sabi po ni Moses kay Joshua, go out. Diba? And ready, prepare your army. Go out. Kapag po tayo sinisend out po ng mga leaders po natin, we claim it na meron pong tiwala ang Diyos sa buhay po ng mga leader po natin. Salamat po tayo dahil meron pong nagtitiwala po sa atin. Tama, sa trabaho, sino po maraming trabaho? Iba, minsan kinukumpara mo, bakit ganon siya, wala namang ginagawa, mas malaki pa sahod niya. Ako, tinambaan na ako. Ano ba ginawa mo? May Facebook. Yeah. Pero kapag nakikita ng boss mo na nagtatrabaho ka, grabe, pasalamat ka, binibigyan ka ng trabaho ng boss mo. Tama? Ang kadalasan, mali sa atin, Tomas, gir-gir-gir to Arbab. Do not gir-gir to your Arbab, my friend. Why? Dahil sila rin po yung source ng blessing po natin, kaya rin po natin sila na-bless yung pamilya po natin. Amen? So, my friend, do not gir-gir to us, ha? Erase the childish ways. Tanggalin po natin yung ano po natin. Mga maling kaisipan, maling konsepto. Magbigay po tayo ng
option or space sa puso po natin na nagtitiwala lang yung leader ko sa mga responsibilidad na to. Kasi ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mas mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ama, pangalawa po, submit to the authority. Hindi po kami pakalamero, pero we just want to value us. Ama, we just want to value the trust that we have given to you. Sabi po dito in Hebrews chapter 13 verse 17. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Ito po, napakasarap na promise po or na dapat panghawaan po ng bawat leader at bawat isa sa atin. Have confidence in your leadership and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. Ulitin ko po, ah. Do this so that their work will be a, not a, for that would be of no benefit to you. This work is a joy for us. It is, kaya po wag po tayo maging burden. Alam niyo po, nalulungkot po kami. Kami mismo nalulungkot. Kapag alam po namin, wala po kaming magawang maitulong sa mga cell group po namin. But we believe that God is in control. Have joy. Yung kagalakan po namin na lumagulang kayo. Alam nyo, hindi po namin kayo kinokonek sa sarili po namin. Ikinokonek po natin ang bawat isa sa supernatural po. To our leader. To the King of Kings of our life. Submit to their authority. Do this so that their work will be a joy. Gusto mo bang mapangiti ang sa leader mo? Alam mo na gagawin mo, kapatid. Ba? Kasi puro tayo kadahilanan eh. Ayoko nito, ayoko niyan. Bakit ka ba nakikailam sa buhay ko? Napansin niyo yun? Dati naman wala nga sa buhay ko nung pinanganak ka. Baliktad. Nung pinanganak ako. Di ba? Pero bakit ganun? Kailangan ko pa ba talaga mag-memorize ng Bible? Chapters? Bible books? Kailangan ko pa bang mag-devotion? Bakit kailangan ko pang umaten sa cell group? Wala na akong time. Naunawaan po natin, mga kapatid. Siguro po sa kaka-reklamo mo, kaka-sakit ng puso mo sa leader mo, grabe, ang lupit mo. Sabi nga ni Babalu, wow! Diba? Ang lupit mo eh, ha? Di ba? Nangyano ka eh. Inaano mo yung leader mo eh. Kaya po tayo, mga kapatid, huwag natin pag malupitan ang leader po natin. Ang lupit! Bakit? Kami rin naman eh. Diba? Pero one thing I learned when we follow, marami pong nawawala sa amin na napapalitan na mas mahalagang bagay. Diba? Marami pong mga mali, yung out of order, nagiging under of renovation to serve you better. Diba? Yun ang maganda doon. Yung talagang ini-equip ka unti-unti. Diba? Pinupuntahan ka. Eto na naman. Monday na naman. Diba? Minsan nga eh, diba? Oras ng cell group mo, doon ka pa aalis. Diba? Oo sa'yo ng umaga. Sige bro, punta po ako. Pagdating ng tanghali, ah bro, may lakad pala ako eh. Tapos yung pagdating na, oh bro, nasaan ka na? Ay kuya, meron lang po akong pinuntahan. Pagkatapos na po ako ng cell group pupunta. Yeah? Parang ano, ang bigat. Alam niyo mga kapatid, that is the vision of the church. Na merong ibinigay para sa iyo. Ang leader mo, na leader mo para baguhin po tayo. Ulitin ko, pag wala sila, anong gagawin mo ngayong oras na to?
Pag wala silang, pag hindi kanila kinukulit, nasaan ka kaya ngayon, kapatid? Ano kaya ang buhay mo ngayon? Naisip po ba natin yon? Kasi ang lahat, isip po natin, bigat eh. I-sure mo yan. Diba? Huwag po natin pagmalupitan ang buhay ng bawat isa sa atin. Huwag natin pahirapan. Actually, ang gaan nga po ng sistema po natin eh. Nagkaroon po ng sistema, kung tama lamang po ang pagsunod, maayos po ang lahat. Tama? Naunawaan po ba natin? Then letter C, bring out the best in you. Yan. Bring out the best in you. Pakibasa po 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Kapag ikaw po pinagkatiwalaan po ng isang leader, do your best. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, do your best. Come on, baby, do your best. And God will do the rest. Yeah. The Lord will do the rest if we will do our best. Bakit? Kasi binibigay yung distraction sa buhay po natin para maging barriers at maging hindrance. But the Lord will not bless you something na makakahinder sa paglilingkod mo. Diba, one time, lumapit ka sa leader mo. Sa leader, pag-pray mo naman ako, nawalan ako ng trabaho eh. Noong nagkaroon ko ng trabaho, nasaan ka, kapatid? Pagod ako eh. Yeah. Kuya, wala na kasi kong ibang time. Diba, naglalaba ako eh. Pero if you bring the best out of the box. Grabe. Kapag ikaw nagre-risk, kapatid, doon tumatatag, doon umahaba, o doon lumalalim yung relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Labahan lang yan eh. Kung pag-pray ng sa leader mo, Lord, tambakan nyo po ng labahan yan. Diba? Yung mga papers, yung trabaho niya, extend mo hanggang overtime. Diba? Tignan natin. Bakit? We value our time. Give the best out of you. Meron kang ibubuga dyan. Meron kang potential na nasa iyo na alam ko na one day, kasama ka na namin sa laban. One day, magkakaroon ka na rin ng cell group. One day, na enjoy mo ang magmahal sa Diyos at ang magmahal sa kapwa. Nabubulol ako, kapatid. Dahil mas malalim po ang laman ng puso kaysa bibig. Amen. Then, pangatlo po, apat na bagay lamang po ito. Engage to Jesus' mission. Amen. Bakit nga po ba tayo nagsa-cell group? It is important there is power of engagement. Dahil dito po pumapasok yung commitment. But if you have, di ba kapag ikaw may engagement ring ka, ano, bawal ka ng binakurang ka na. Engage ka na. You are committed to someone. Tama? Bakit? If you are engaged to... yan. Wala ako. Yan. If you are engaged to Jesus' mission, grabe, hindi lamang po kami dapat ang gumagawa ng nais ipagawa ng Panginoon. You are here not for an accident. You are here not just only to listen to the word of God, but also to apply what He has said to you. Kung ano nga po ba yung pinapasabi ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ngayon, fight with Him in every battle. Kailangan labanan po natin or sumama po tayo sa laban. Magkaiba po yung fight Him at fight with Him. Okay, gets? Kasi, pag may pinapagawa po yung leader po natin, tinuturing po natin kontrabida, nilalabanan pa natin. Akala mo ba, ikaw lang ang laging tama sa leader? Di ba? Akala mo ba,
Ikaw lang ang banal sa leader? Grabe. Pero kapatid, hindi po kami nang-aaway. Nagmamahal lang po kami sa inyo. Bakit? Kasi ang totoong laban ng buhay ay nasa pagbabago ng tao. Lahat po ng relihiyon ay parang magkakamukha lang sa mata ng tao. Diba? May kasabihan nga, pare-parehas lang naman yan, iba-iba yung daan lang na dinadaanan. Kapatid, hindi. Ipakita mo yung tatak ng LRC. Bakit? Fight with Him in every battle. Basahin po natin in Deuteronomy chapter 20, verse 4. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. For the Lord your God is who goes with you to fight for you against your enemy. Sino po dito ngayon, kapag may problema ka, ang kinokontak mo na ang leader mo kaysa ang barkada mo? Tama? Are you excited to that? Na meron na bago? Dati pre, nom-nom naman dyan. Diba? Inuman naman tayo. Bakit? Kasi may problema ako eh. Ngayon, kuya, may problema kasi ako eh. At kapag ang cell leader mo rin ang problema, kapatid, tapikin mo malang siya sa balikat mo. Balikat niya. Bakit? Nahirapan din yan sa'yo. Akala mo ba hindi? Akala mo ba nakangiti lang yan pagkaharap mo? Iniiyak ka niyan, niluluhod ka niyan. Hindi mo lang alam. Dugot, luha, sipon ang ginugugol po ng bawat isa. Bakit? Because our battle is in the spiritual realm. Hindi po yung sa leader po natin ang kalaban po natin. Alam ko naman ang Pilipino ay sanay po sa laban. Laban ng buhay. In fact, sabi ko nga po sa cell group ko noon, ang tao gusto na next level in our life. Tama, sabihin mo sa katabi mo, next level. Next level. Sabihin na natin halimbawa sa mga games. Minsan yung Dota hindi naman magandang laruin. Tama? Pero dahil meron next level, sina-challenge mo yung sarili mo to engage for the next battle ng series ng laro or kahit anuman laro. Pero kapatid, sasabihin ko sa iyo na ang totoong laban ay wala po sa Dota, wala rin sa Mobile Legends. Tama? Dahil ang totoong laban ng buhay nasa spiritual atmosphere. Tama? Kasi minsan nakatuto ka pa sa phone mo habang nagse-cell group kayo kaysa pinakikinggan mo yung message ng Lord para sa iyo. Kapatid, sana kung gano'n yung thirst mo para lumalim sa level ng gifts mo, ganun din yung kauhawan mo para lumalim ka spiritually. Do you get what my point is? Bakit? Mas mahalaga pa ba yung gifts mo kaysa sa pinapagawa ng Lord sa'yo? Kapatid, wake up! Wake up, kapatid. Napakaganda ng plano ng buhay mo. Ng Diyos sa buhay mo. God, for God, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ang Diyos gumawa ng langit at ng lupa. Gawa ka ba ni Kristo? O magsama-sama tayo sa gawa ni Kristo? Bakit sa gawa ng demonyo o gawa ng tao mo pinapasok ang buhay mo? Pinapasok mo yung mundo ng laro. Bakit? Gusto mo next level. Iba yung dating kapag bumibigat ka. Fight with Him in every battle. Bigay mo yung cellphone mo, kuya, laro tayo. What do I mean? Diba? Samahan mo siya. Win souls and make disciples. The burden, ipasa mo po sa kanila. Ipasa mo sa tao. Yakapin po natin yung vision. Then, pangalawa, believe your leader. If sabi po sa Matthew 5 verse 41, paibasa po.
if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Ito po isa sa paborito ko pong verse sa pagsunod. If anyone forces you to go 1 mile, go with them another mile. Kapag ikaw pinupush, huwag kang magreklamo sapagkat nais kanyang marating, nais mong marating, ang dapat mong marating. Huwag kang magreklamo na pinupush ka. Bakit? Kapatid, nang sinilang ka sa mundong ito, pinupush ka na. Bakit? Sino buntis dito, di ba? Sabi ng doktor, pag makanganak na, 1, 2, 3, push! Di ba? 1, 2, 3. Kuwari si Brother Erwin at si Sister Reggie ng anak na, di ba? 1, 2, 3, push! Ah! Di ba? Konti na lang. 1, 2, 3, push! Hanggang sa unti-unti na lumabas. 1, 2, 3, isa na lang. Erwin! Kasalanan mo to eh! Diba? Pinupush ka! Batang-bata ka pa lang, pinupush ka na. Ngayon, Diba kapag pinupush ka, ang sarap ng pinupush para lumabas ka sa mundo na dapat mong labasan. Nag-guess mo po ang ibig ko pong sabihin? Kaya huwag kang magreklamo kapag ikaw pinupush ka. E di sana nagreklamo ka na nung iniiri ka ng nanay mo. Nanay, nagmamadali. Lalabas naman eh. Yeah. Naisip po ba natin yun? Huwag mo naman ako i-push. Kapatid, sinilang ka palang sa mundo, pinupush ka na. Ba nakalimutan mo? Maliban na lang kung sesaryo yung nanay mo. Yeah? Then, pangatlo po, letters po. Pray for your leader. Yan. Maganda po ito, pray for your leader. Pakibasa po natin yung Hebrews chapter 13, verse 7. Wala na pong mic. Ako na po. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Malaki pong bagay na pinapanalangin nyo po yung mga leader po natin sa simbahan. Alam nyo po, I have a recommendation sa inyo. Gumawa tayo ng bagong kultura po dito sa tribu po natin. Into LRC. Baka kasi mamaya pag nagpe-pray ka sa pagkain, Lord bless this food in Jesus' name, amen. Ganun na lang. Ang mga leader po natin ay nagbibigay po sa atin ng spiritual food. So, maaari po ba natin silang isama sa panalangin po natin sa tuwing magpre-pray po tayo para sa pagkain din po natin? Tama? Lord, pagpalain nyo rin po yung mga taong ginagamit nyo para po pakainin po ako spiritually. Lord, I pray for Pastor Bobby. I pray for my cell leader. I pray for our cell group. Para hindi lamang po puro pagkain yung pinagpre-pray natin. Nung kinder pa po yata akong yung prayer na yun eh. Angel of God, angel of the Lord, bless this food in Jesus' name, amen. Ha? Lagyan po natin ng ano, dagdagan po natin, ipanalangin po natin sila. Sa tuwing tayo po ay kumakain, alalahanin po natin sila na sila rin po ay dapat pagpalain. Ha? O naman kaya, kapag tayo matutulog, dalin natin sila sa Japan. Just always pray at night. Diba? Kuya, dinala kita sa Japan. Diba? Just always pray at night. Bago matulog, panalangin din po natin sila. Bakit po? Yung po yung nagpapalakas po sa buhay ng bawat isa sa atin. Then, lastly po, ayun na, last na tayo. Make that tribe great. Make that tribe great. Nabanggit ko po kanina, halos lahat. Actually, ginagaya na tayo ng atoli mo. Meron na rin silang praise and worship. Diba? May Hillsong na rin sila. Nagtatalunan na rin sila. Pero ang tanong, ano yung pinagkaiba mo sa kanila? Dito, sa Almaria Mall, lahat born again Christian, lahat Christian churches, but how do you stand the battle of the tribe? Tribe, for me, signifies the church or LRC. Letter A,
let us desire for supernatural. Let us desire to a supernatural faith. We just want you to connect to the supernatural power of the Lord. It is not about our might nor by our power, but by the Spirit, says the Lord. Sabi nga po ng Bible. We are here to give praises and worship to the living God. Pero kapatid, tanungin kita, kaya mo bang mag-worship kapag wala yung lyrics sa projector? Kaya mo bang kumanta kapag wala na yung mga letra na nasa harapan mo? Because worship comes from the heart, not from the projector. Not from the lyrics. Kasi kung didepende tayo sa lyrics, para lang tayo nagbibidjoke. Eh. Magulat ka pa, may lumabas na score dyan. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Diba? Bakit? Do not depend on PowerPoint. Diba? Kapag nagtataas tayo ng kamay, kailangan pa bang ipaalala yan? Diba? Kung nahihiya ka, siguro kung first timer ka, turuan kita. Siguro okay lang, dito muna. Yan. Diba? Pag second timer, dito. Okay na yan. Kaya-kaya. Third timer, dito. Diba? Pag fourth timer, nakataas na yung kamay mo. Diba? At least, may nagbabago. Bakit? Kasi raising hands, bakit? It is a act of surrendering and give praises to God. Surrendering. Diba pag nag-hold, kapag na-hold up ka, sabi, taas ang kamay, sumuko ka na. Bakit pinapataas yung kamay mo? Kasi wala kang laban. Pero yung nagnakaw sa'yo, kapag napaligiran na ng polis, taas ang kamay, napapaligiran ka na namin. Diba? Bakit laging pinapataas ang kamay? Because it is an act of surrendering. And letter B po, protect the glory of our church. Protect the glory of our church. Ayan, pakibasa po, John Mark. The glory of the present house ayan, will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty. The glory of the present house is better than the former. Ibig sabihin, dapat ang service natin, ang worship po natin, every Friday, nagbabago. Pahigit ng pahigit yung kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin. Yung nagniniging ninyo iglesia po natin. Hindi na kailangan pilitin na tayo po'y pumalakpak sa Panginoon. Diba? Yung worship leader, bigay na eh. Diba? Mamaya lumipad na yung kamay niya, ikaw nakaganon pa rin. Bakit? Ibigay po natin yung best para sa Panginoon. Protect the glory of our church. Magkakaroon po tayo ng pag-ibig. Dapat magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating pong simbahan. Sabihin po natin, I love my church. I love my church. Yan. I love my church. Yun ang gigigil. I love my church! Hindi nyo mahal? Lipat na lang. Hindi. I love my church! Sabihin nyo po sa katabi nyo. Sige, I love my church! I love LRC! Yan. If you love LRC, LRC means Life Harvest Restoration Church. We must be a restorer. Sabihin mo minsan pa, restorer. Dapat restorer tayo, hindi tayo destroyer. Tama? Bakit? If we will restore one life back to God, libo-libo mga anghel na nagkakasiyahan sa langit. Baka mamaya ikaw pa yung dahilan para katisuran ng kapatid mo. Kristiyano pa naman pa, naturingan. Diba? Kristiyano ka pa man din. Diba? Minsan, baka mamaya ikaw pa maging katisuran. So, ibalik po natin sa simbahan, yung essence talaga ng simbahan. I encourage you to love our church. Actually, we're planning po na magkaroon po ng campaign or challenge ourselves. Are you ready for challenge? Yan. Ang challenge po natin, loving my church challenge. Wow, are you excited? Loving my church challenge. Ibig sabihin, ibabalik po natin yung dangal ng simbahan. Paano po yun? Lahat ng nawala, ibalik natin, i-follow up natin. Tama ba? Mamaya,
inaamag na pala tayo dito, inuugat na tayo dito. Di pa tayo nag-win souls and make disciples. Let us share. Let us go out. Sabi nga ni Moses kay Joshua, let us go out. Ilabas po natin ang tao sa simbahan. Let us share the word through evangelism. Ito pong buong buwan ng July, habang wala po si Pastor, ibalik po natin yung dangal ng simbahan. Kasi ito po yung regalo natin. Pagbalik po ni Pastor sa lugar na ito. Regalo po natin yung sa Diyos. Na lumalago tayo, na pinapakita natin na hindi lang tayo sa pastor naglilingkod. Hindi lang tayo sa primary leaders naglilingkod. Kundi naglilingkod talaga tayo sa hari ng mga hari. Na-miss nyo ba yung dati nyong katabi dyan? Na-miss nyo ba yung kasama nyo sa cell group? Sama-sama po natin silang i-follow up. Sama-sama po natin ibalik sila sa glory po ng Panginoon. Then lastly po, train the next generation. Pakibasa po. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Yan. For the Lord is good and His love endures forever. Faithfulness continues through all generations. So, we need to train the next generation, mga kapatid. Let us train the next generation. We have here a training what we call PEPSOL. Sabihin niyo po, PEPSOL. Yan. PEPSOL starts from pre-encounter, encounter, letter E, P, post-encounter, and series of SOL or School of Leaders 1, 2, and 3. Bakit po natin ito kailangan gawin? Kasi hindi po tayo habang buhay nandito sa Abu Dhabi. The great ministry na dapat po natin pasukan is the ministry of duplication. Ibig sabihin po, magiging effective po tayo sa isang ministry kapag yung sarili po natin na iduduplicate po natin sa iba. Diba ang isang susi dapat dinuduplicate? Ganun din po dapat tayo. Dapat dinuduplicate po natin yung sarili natin. Amen? Ngayon po, as I close, balikan ko po yung verse ng Hebrews chapter 13, verse 17. Sabi po dito, sa conclusion po natin, sabi po dito sa Hebrews chapter 13, verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For what would be of no benefit of you? Everyone has a dream. Our goal is to make every believer a leader of leaders. Sa tuwing po tayo nanghihina, sa tuwing po tayo nanghihina, sa tuwing po tayo ay nadadapa, let us thank our cell leader dahil hindi po biro na alagaan po ang bawat isa sa atin. At one time, one day, kayo rin po. Kaya po tayo pumapalagat, ayaw po natin maging cell leader o ayaw po natin magpagamit sa Lord kasi po nakalagay yung focus natin sa ibang bagay. Kung tayo po yung nanghihina, kung ano po yung problema po natin ngayon, ang Diyos po yung magpapatatag po sa atin. He will make us brave. He will make us brave. Si Moses po, nanghihina na noong time na yon. Kung ikaw po yung tatanungin ko, isa ka pa ba sa mapapahina sa taong namumuno sa'yo? I want you to realize, mga kapatid, you are so blessed dahil meron pong tumatayong ina, tumatayong ama sa loob po ng cell group. Di ba nga, yung iba sa inyo, marahil yung cell leader ninyo, mas matanda pa kayo kaysa sa kanila. But they are doing their part. We are not looking for the age. Hindi po kami tumitingin sa edad. Hindi po kami tumitingin sa kahinaan po natin. Pero every time na nanghihina po kami, every time po na nanghihina po tayo, ang Diyos po yung nagpapalakas po sa atin. Ngayon po,
O sino po yung nanghihina ngayong umagang ito? Ang Diyos po yung magpapalakas sa atin. Congratulations kapag dumadaan ka sa mas matinding trials. Kapag dumadaan ka sa mas matinding pagsubok. Dahil it is the testing of your faith. Sabi nga po sa James, count it all joy. Diba? For those who experience trials, for this is the testing of your faith. Kapatid, sa totoo lang, dumadating sa punto na nanghihina rin kami. Pinipilit po namin maging malakas sa harapan ninyo dahil ayaw rin po namin kayo manghina. Dumadating po sa punto na kahit madaling araw, minsan nais po namin kayong i-meet. Despite of our busy schedule, despite of our daily activities, ang iniisip po namin, kayo. Minsan nga, kahit sa trabaho, kayo pa rin yung nasa isip namin. Bakit? Mahal namin kayo. Mahal po namin kayo. And a brother, a friend loves at all times, and a brother born for adversity. Kaya ko pong inibahagi po ito sa inyo. Dahil gusto ko po, tulad po nung bata tayo, kapag may napanood tayo, gusto ko maging ganyan. Nawa yung ginagawa po namin, maipasa po namin sa inyo. Sabihin nyo, gusto ko rin maging cell leader. Gusto ko rin maglingkod sa Lord. Gusto ko rin bumuo ng 12. Gusto ko rin magmahal. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na to. There is a new song noong time po na nanghihina po ako. Noong time po na, Lord, ano nga ba yung purpose mo sa akin dito po sa Abu Dhabi? Every time in my weakness, the Lord will be my strength. Marahil tulad ko, nanghihina rin po kayo. Tulad ko po, minsan marupok po ako. Pilit po ako pinapatatag ng sa leader ko. Laban lang, kaya mo yan. May solusyon ng Diyos. God will provide. God loves you. Tindi ng effort ng sa leader mo para sa'yo. Para lang palakasin ka. Tulad po nung habang inaawit ko po ito one time, I cry out to the Lord, Lord, thank you for making me brave. Dumaan man po ako sa matinding pagsubok. If the Lord is for us, no one can against us. Tayo po'y magpuri sa Panginoon.